sa boxing. Patuloy ang dibdibang training ni Pinoy WBO minimum weight champion Merlito Tiger Sabillo para sa kanyang first title defense kontra Colombian challenger Jorge Estrada sa susunod na buwan. Kahapon ay sumalang sa sparring session ang 29-year-old southpaw sa Ala Boxing Gym sa Cebu at kabilang sa mga nakatapat niya ay si Philippine Junior Flyweight Champion Gerson Masho. Ayon kay trainer Edito Villamor, kinakailangang maabot ni Sabillo ang wastong kondisyon sa araw ng bakbakan dahil hindi pwedeng balewalain ang boxing skills ni Estrada. Napagwagian ni Sabillo ang interim title sa pamamagitan ng pag-ani ng 8-round technical knockout victory kontra Colombian fighter Luis De La Rosa noong Marso. At kinilala siya ng WBO bilang regular champion noong Abril matapos na umakyat sa light flyweight division si Mexican title holder Moises Fuentes. Ang showdown nina Sabillo at Estrada ay mangyayari sa Soler Resort Hotel and Casino sa Manila Bay sa Hulyo at 13. Sa basketball, ni Japes Aguilar, nalalabas ang tunay na potensyal ng anak sa piling ng kanyang bagong team na Barangay Ginebra San Miguel. Ayon kay former Ginebra center Peter Aguilar, tamang diskarte lamang ng coach ang kailangan ng kanyang anak para tunay na kuminang ang karir nito. Mula sa Global Port Batang Pierre ay opisyal na nalipat sa Ginebra si Aguilar matapos na aprobahan ng PBA ang 3-team trade na kinapalooban ng 6'9" high-flying slotman. Narito ang report ni Dennis Principe. Ideal coach ang kulang ni Japet Aguilar kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa ito nakikilala bilang established superstar ng liga. Ito ang pananaw ng ama ni Japet at dating PBA player Peter Aguilar sa isang overseas telephone interview ng PTV Sports. Sinabi ni Aguilar na sa tatlong team sa pinagdaanan ng kanyang anak sa liga, wala pa sa mga sabing coaches sa nakakuha ng tamang diskarte kung paano gamitin ang 2009 top rookie pick. Kung meron siyang play para sa kanya, sinasabi ko rin yun sa kanya, Jap, bakit ka tumitira ka sa labas? Mm-hmm. Hindi maganda tignan kasi matangkad ka, sabi ko. Mm-hmm. Eh kung ano ka, kung lumupos ka, wala kaming ganyang play para sa akin eh, sabi ko nun. Matapos hugutin ni Yang Yao bilang top pick ng Burger King, 4 na taon na ang nakalipas, isang game lamang dito nakapaglaro si Aguilar bago na i-trade sa Talk and Text na noon naman ay hawak pa ni Chot Reyes. Bago ang Commissioner's Cup ngayong season, ay nailipat naman si Aguilar sa Global Port Batang Pier sa ilalim naman ni Junel Bakuli. Maglalaro na sa kanyang 4th na koponan si Aguilar matapos may trade ito sa Barangay Ginebra sa isang 3-team blockbuster deal noong Martes. Naniniwala naman si Peter na malaki ang tsansa na mailabas na ng kanyang anak ang tunay na galing nito sa Ginebra. Panahin niya yung karisma ng mga player, makasama sa mga player, Jack. At ipakita mo lang yung nalalaman mo sa basketball, anak. Sumunod ka lang sa coach kung ano man ang ano niya, gusto niya. Mm-hmm. At tawag mo pabayaan ang karir mo, nandiyan, binigay ng Diyos yan sa'yo eh. Kasalukuyang nasa Lithuania si Aguilar kasama ang Gila Squad para sa kanilang 2-week training camp. Para sa Good Morning Boss, Dennis Principe, PTV Sports. Samantala, puspusan naman ang pag-eensayo ng Philippine Women's Volleyball para sa kanilang misyon na simulan ang pagtahak sa landas patungong World Championship sa Italy sa susunod na taon. 3 tigasing teams ang kinakailangang malusutan ng mga Pinay Volleyballs sa Southeast Asian Subzonal bago sila umabante sa Asian Zonal sa isang qualifier naman para sa prestigyosong World Championship. May report si Nicole Ramos. Nothing to lose, everything to gain. Ito ang pilosopiyang nais itimo ng coaching staff sa isipan ng mga member ng Philippine Women's Volleyball Team sa kanilang pagsuong sa hamon ng Southeast Asian Subzonal sa Vietnam sa Biyernes. Biglaan ang pagkakabuo sa pambansang koponan dahil lumalabas na mandatory participation ang presensya ng Pilipinas sa torneo para maiwasan na masanction ng Asian Volleyball Confederation. Wala, biglaan lang ito eh. I last coached the national team 2003 pa. Wala, at loss ako. Sila din, ganun din. Pati siguro sila masusurprise sa atin kasi wala silang alam na Philippine team. Siguro magugulat sila, meron na tayong malalaking bata, no? Magugulat na lang kami ron. Bahala na si Batman.
Ang national team ay binubuo ng piling volleybells mula sa V-League. Kabilang na rito ang magkapatid na Jaja at Dindin Santiago ng National University Lady Bulldogs. Ayon kay National Coach Roger Glaib, nais silang magparamdam ng gusto sa 3-day tournament. Puro bigatin ang kanilang mga makakapapat tulad ng Indonesia, Myanmar at host Vietnam. Actually, madali silang i-blend, ano? Kasi magkakakilala. Ang pinaka-main concern ko for the last 3 days, kung paano mag-gel talaga. Kasi we came from different schools, though we played the same sport. May mga idiosyncrasies kasi bawat isang player. Eh. Ang magkakampiyon sa 4-nation tourney ay automatikong kakatawan sa Southeast Asia, sa Asian Zonals, na legitimate qualifier naman para sa World Volleyball Championship sa Italy sa susunod na taon. Para sa Good Morning Boss, Nicole Ramos, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ann Salubon para sa Good Morning Boss.